Sa puso ko ang tanging dahil.
Yeah.
How many feel the presence of the Lord? Mga kapatid, I really want to appreciate God for the past 3 years. Almost 4 years, hindi po ako nakarating dito. And maraming mga nangyari, mga pandemic, maraming mga situation na hindi po natin inaasahan. Like Anna, no? Instead na makarating po kami dito, it's that kailangan pong maitakbo sa ospital. No? Yung aking missis, si Anna, na dalangin ko po na patuloy po ninyong isama siya sa prayer that she will continue to be completely healed. At makasama po siya sa lahat ng aking pong mga gawain at malwalhati po natin ang ating pong Panginoon. Amen? Amen. Praise God. So, because of that, ay na-meet ko uli kayo at ngayon ay hindi ko nakilala ang iba sa inyo. No, marami na pong bago. Hallelujah. Meron na tayong army rito, meron na tayong military man. Hallelujah. May nadagdag po tayong isang pamilya. And that's the army of the Lord. How many believe that we are the army of the Lord? Iba lang yung ating weapon. The weapon of our warfare are not carnal. The weapon that we have is praise and worship and the word of God. Ito po yung ating pananggalang sa gawa ng kaaway dito po sa mundong ito. Praise God. Naniniwala po ba kayo na every Sunday ang focus po natin ay hindi po yung blessing kundi si Lord? Tayo po ay narito po ngayon para magpasalamat, magpuri. Mula Lunes hanggang Saturday, pinagpala tayo ng Panginoon, pinakain tayo ng Panginoon, iningatan tayo ng Panginoon. Kaya tayo nag-gather every Sunday collectively ay para purihin at ibalik ang papuri at pasasalamat sa kaluwalhatian ng ating Diyos. At alam po natin na tayo po ay the vision of worship the King. Kailangan siguro maisulat po ito, no? Iiwan ko po sa inyo ito. Ito po ay istruktura ng building na gagawin po sa main, no? Sa atin po, sa Kainta, worship the King. Yan po yung mga nakaanong mga facing kung paano po ito i-build up. Ang budget po nito ay 20 million. Pero kailangan po natin ng at least 5 million to make it functional para unti-unti na lang natin yung ibang gagalawan. Now, ang purpose po nitong building na ito ay parang magkaroon ng apostolic hub sa Luzon. For the past 20 years, I've been working in Mindanao, training people, revival, no? At ma-equip ang mga tao. Itong purpose po nito ay maging apostolic hub po ito. At marami pong mga international na mga delegates na darating. So we are not just only touching Philippines, pero po marami pong mga estudyante sa Asia at iba't ibang parte ng mundo na pupunta po at magpapa-equip. How we believe it's time to impact nations. Hello? Andiyan pa po ba kayo? Okay, so handa na po ba ang puso nyo para maintindihan ang plano ng Diyos? Okay, sabihin mo sa iyo, handa ka na ba? Okay, so hindi ko po alam kung handa na kayong tumanggap nitong medyo, pinasimple ko po ito, but meron pong impact so that you may have an insight. Ano yung pinagtatrabahuhan natin araw at gabi? Ano yung pinagpapaguran natin? Dapat yung pinagpapaguran po natin ay accurate. Hindi po tayo nagpapagod sa walang kasaysayan o walang kalatoy-latoy, walang kapurpos-purpos na buhay. Amen. Kasi pwede kang maging sincero, pero kung mali ang focus mo, your sincerity is wasted. Your labor can be in vain. Ang paghihirap mo, pagpatrabaho mo, lahat ng ini-invest mo, pera, time, araw, lakas, talento, kung hindi accurate ang pinagpopokusan mo, what will happen is masasayang ang lahat ng iyon. Okay? Kaya po si Lord, ipinakita niya, okay, by the help of the Holy Spirit, kanina ko po lang ito tinatapos, okay, nagsimula po, when I was praying, kanina ay ipinapakita ng Panginoon sa akin, sabi ko, Lord, anong dapat mong ibigay sa kanila? At para magkaroon ng sum total at ito yung maging pundasyon, makita mo yung buod, yung summary ng pagtatrabahuhan mo. Bakit tayo nagtatrabaho? Yung pong malalim na insight
maintindihan ng bawat isa ang purpose, malalim na purpose ng Panginoon, bakit niya tayo niligtas, bakit niya tayo na-restore, bakit niya itinanim ang kanyang binhi, which is the seed, which is the Word of God, and that Word is Jesus Christ Himself. Okay, ready na po ba kayo? Okay, so let's go. Ang topic po natin is the purpose of the sower. Okay? Alam nyo, kapag hindi ka magaling magtanim, pagtanim ka lang ng tanim ng palay, hindi mo inihanda, hindi mo inararo, hindi mo nilagyan ng tubig, hindi mo tinanggal yung mga dumi, ha? Tanim ka lang ng tanim, hindi po magiging maganda ang tubo ng palay. Tama? So there is a need of what? Ma-cultivate mo yung lupa, linisin mo yung lupa para may quality. Inihanda mo yung seed, inihanda mo, pinaghandaan mo ng maganda yung lupa para pagtanim ng binhi, hindi siya masasayang. Hello? Alam niyo kung bakit minsan nasasayang si Lord sa buhay ng tao? Kasi yung lupa natin, maraming dumi. Hindi niya kinukultivate, hindi niya tinatanggal yung mga weeds, hindi niya binubunot yung mga basura. Kaya hindi dumating doon sa tinatawag na paglago at pag-ani. Hindi siya pumapasok sa harvest. Bakit? Kasi na-abort yung itinanim dahil yung lupa hindi maganda. Ngayon, sabihin mo sa iyong katabi, handa ka na ba? Kasi pag hindi handa yung puso mo, mga kapatid, kahit gano'ng kaganda yung binhi, hindi tutubo yun. Ha? So I want you to listen very, very carefully, especially sa ating pong mga leader, sa ating pong bawat isa na naririto bilang pamilya ng Worship the King dito po sa Kalamba. Hallelujah. Sino po rito gustong ma-rapture? Makasama si Lord forever. Okay, makinig kayong mabuti sapagkat napaka-importante po nito at ang mensahe pong ito ay inire-record ko so that the body of Christ will also listen at makinig. At ito po ay specifically at first time na ima-share ko dito sa Worship the King International Kalamba. So ma-focus po kayo rito, ito lang ang inyong tignan, ulit-ulitin po ninyo ito, naka-record po ito, ulitin-ulitin ninyo hanggang sa mag-ugat po ito, hanggang sa lumalim ang inyong commitment kay Lord, lumalim ang inyong pagtatrabaho sa vineyard. Amen? Okay, magsimula po tayo. Okay. Mark chapter 4 verse 3. Listen. Ang unang word niya kagad, makinig. Bakit? Kasi hindi lahat ng mga metenga ay nakakaunawa at nakakarinig. Ang isa sa worst things na pwedeng mangyari sa tao, meron kang pandinig pero hindi ka nakakarinig. Meron kang tenga pero hindi ka nakakarinig. Kaya ang unang word na binigay niya is what? Listen. Behold, a sower went out to sow. And it happened, as he sowed, that some seed fell by the wayside, and the birds of the air came and devoured it. Some fell on stony ground, where it did not have much earth. And immediately it sprang up, because it had no depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, because it had no root. It withered away. And some seed fell among the thorns, and the thorns grew up and choked it. And it yielded no crop. Verse 8, but the other seed fell on the good ground, yielded a crop that sprang up, increased and produced, some 30-fold, some 60, and some 100. Alam niyo po, nung sinasabi po ito ng Panginoon na parable, hindi maintindihan ng kanyang mga apostol. Hanggang sa, nung wala na yung mga tao, privately tinanong ng mga disciple, Lord, ano ba yung ibig sabihin ng sinabi mo? Ngayon, sabi ni Lord, sa mga tao, they were given a parable. But because you are in the kingdom, you will be given insight of it. Bibigyan ka ng understanding on it para maunawaan mo kung ano ang dakilang plano ng Diyos sa iyo na higit pa sa material blessing.
Okay? So, anong sinabi? And he said to them, he who has ears to hear, let him hear. Kaya ang unang sinabi ng Panginoon doon sa unang verse na binasa natin, listen. Bakit? Siya na meron daw pandinig, makinig. Pansinin po ninyo. But when he was alone, those around him with the 12 asked him about the parable. And he said to them, to you, it has been given to know the mystery of the kingdom. Everybody say mystery. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, let the Holy Spirit cause you to understand this. Okay. Ang impact po nito, mga kapatid, I want to tell you, doon po tayo magpo-focus sa lahat ng ating pinagtatrabahuhan. Okay. But those who are outside, all things comes in parable, talinghaga. Mahirap maintindihan, talinghaga. Okay? Bakit kaya nagtatalinghaga si Lord? Ito ang sabi niya. So that seeing, they may see and not perceive. Tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakarinig. Lest, ano sinabi diyan? Lest they should turn and their sins be forgiven them. So you see, may ibinibigay ang Panginoon na isang precious. Kung talagang desidido ka, kung pinapagana mo ang puso mo sa pakikinig, hindi lang ang utak. Kapag ikaw ay nakikinig, kasama kang nakikinig, kasama ang puso mo na nakikinig. Ang sabi ng Panginoon, makakarinig ka. Hindi lahat ng nakakarinig natataniman ng quality seed. Kaya ang sabi ng Panginoon, to you, it has been given to know the mystery of the kingdom. At sa mga wala sa kingdom, sabi niya, those who are outside, all things comes in parable. Okay? I-dissect po natin ito. Pagdating sa 13, and he said to them, ito na po yung interpretation ng parable, sabi niya. Do you not understand this parable? May question siya. Bakit? Alam mo, pag hindi mo raw naintindihan itong parable na ito na sinasabi ng Panginoon, how then will you understand all the parables? Ibig sabihin, kapag naintindihan mo itong parable na ito, ito ay susi para maintindihan mo pa ang ibang parable. Amen? Amen. Okay. So, ang sabi niya, so the sower sow the word. So, ano yung seed dito? The word. Okay? And these are ones by the wayside. Mga nasa tabing daan. Ito yung mga puso ng tao na nasa tabing daan. Where the word is sown. When they hear, ano nangyari? Satan comes and immediately takes away the word that was sown in their heart. Pansinin po ninyo, kapag nakakarinig ka raw ng word, si Satanas daw ay dumarating para nakawin ang word. The question is, bakit interesado si Satanas sa word? Ang dami niyang pwedeng nakawin, pera, lakas mo, pero bakit primarily ang kanyang focus ay nakawin ang word? Sagutin natin mamaya yan. Ha? Tapos, when they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. These likewise are the ones sown in the stony ground. So merong mga puso na merong mga bato. Mga bato ng bitterness, mga bato ng sama ng loob, stony. Stony ground. Ano sabi niya? When they hear the word, immediately receive it with gladness. Tuwan-tuwa sila nung marinig. And they have no root in themselves. Ha? So ito yung mga Kristiyano na nataniman ng word, narinig ang word, pero wala daw ugat. At dahil walang ugat, ano ang sinabi? They endure only for a time. Kaya minsan hindi natin sila makakasama ng matagalan sa loob ng kingdom at sa worship the king. Minsan 2 buwan lang sila, 3 buwan lang sila kasi wala silang ugat. Nagtataka ba kayo bakit hindi tumatagal sila sa church? Hindi tumatagal sa kingdom? Walang ugat.
Hello? Ah, ngayon, tingnan po ninyo ang sinabi po rito. They only endure for a time. Hindi sila tinubuan. Walang paglago. Now, pansinin po ninyo. Afterward, when tribulation or persecution, ano ibig sabihin ng tribulation? Kahirapan, kapighatian, mga hamon ng buhay, persecution, pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, ano ang nangyari? Ang sabi diyan, immediately, okay, tribulation and persecution arise for the word's sake, immediately they stumble. Hallelujah. Kaya kapag minsan meron tayong naririnig na salita ng Diyos kahit sa pulpit, kapag medyo masakit yung salita ng Diyos, yung iba, instead na tanggapin yung salita ng Diyos, nagtatampo. Ayoko nang makinig dito ng word. Hindi nakaka-bless, nakakasakit. Hello? So, huminto na siya sa paglago. Hindi lumago ang salita ng Diyos. Now, i-dissect po natin ngayon yan. Verse 18. Now, these are the one who sown among the thorns. Ito naman, nandun daw sa mga dawagan. Yun daw lupa ay merong kasamang mga tinik. Ano yung mga tinik ng buhay? Pansinin po ninyo kung ano yung mga tinik ng buhay. They are the ones who hear the word and the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desire for other things. So ito yung kalaban, ito yung mga nag-o-occupy ng puso ng tao bagamat narinig na nila yung word. So anong sinabi? Entering into their life, entering in, choke the word, nasakal yung word, nawalan ng puwang yung word. And it becomes what? Unfruitful. But these are the one who sown on good ground. Pansihin po ninyo yung good ground, hindi po pare-pareho ang harvest. Hindi po pare-pareho yung good ground ng produce o ng resulta. Some, sabi niya, those good ground, those who hear the word and accept it and bear fruit. Some were what? 30-fold, some were 60, and some were what? 100. Nakakasunod po ba kayo sa parable? So hindi lahat, mapapansin nyo, hindi lahat merong ganong 100% ng paglago kay Kristo. Sabi roon, some. Bakit hindi sinabing all magmamature 100% kay Kristo? Yung iba 60, yung iba 30. Bakit? Depende yan sa commitment mo, depende yan sa response mo. Kung ang isinuko mo lang na buhay ay 30%, 30% lang. Di ba? Ngayon, kung gusto mo mag-benefit talaga ng 100%, ibigay mo ng todo ang buhay mo kay Lord. Amen. Now, let's go. Now, the different kind of soil. Tignan po natin. Yung isa ay bad soil, yung isa ay good soil. Alam natin, doon sa good soil, alam natin na nag-produce ito ng 30, ng 60, ng 100. Tama? Okay. Doon sa bad soil, nakita natin yung iba't ibang level ng bad soil. Okay? Yung bad soil, nando doon sa wayside. Ito yung isang klase ng lupa na nasa wayside na inalaw si Satan na nakawin ang word. Alam mo, kapag ka patuloy ka na hindi nagpo-focus at wala kang devotion, ninanakaw ang oras mo sa devotion, nananakawan ka ng word. Hindi ka ate ng Sunday service, nananakawan ka ng word. Hindi ka ate ng prayer meeting, nananakawan ka ng word. Habang ikaw ay pabisi ng pabisi sa mundo, hindi mo napapansin, hindi lumalago ang word sa iyo. Now, pansinin niyo yung pangalawa. Yung isa is stony ground, have no root. Ibig sabihin, nataniman ka nga, pero hindi ka naman nag-ugat. Hindi nag-ugat si Kristo sa iyo. Ano nangyari sa iyo? Hindi ka marunong mag-endure. Mas minsan pinagpapalit mo na asikasuhin muna ang problema mo kesa kay Lord. Asikasuhin mo muna ang mga pagkain mo kesa sa gawain ng Panginoon.
Hindi mo naintindihan yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of this thing will be added unto you. Inuuna mo ang ibang bagay. Kaya ano, hindi nag-ugat. Merong mga bato. Pansinin po ninyo, dati, yung lugar sa kabila, nakita po ninyo yung mga inilagay ni Brother Romy? Ano yon? Graba. Tama? Pansinin po ninyo yung natatakpan. Dati, puro damo-damo yan. Pero nilagyan ng graba, hindi na makatubo yung damo. Bakit? Kasi merong graba, merong bato. Stony ground. Kaya kapag meron kang inalaw ng mga bato sa buhay mo, mga bato ng sama ng loob, bato ng bitterness, ha? Hindi tumutubo yung word. Dahil ang dami mong bato. Sabi mo siya yung katabi, tanggalin mo yung bato. Para ano? Para makatubo yung binhi. Hello? Kasi sagabal yung bato sa paglago ng binhi. Now, ito po yung pangatlo. Okay? Yung pangatlo is among thorns. Merong mga tinik. Ano yung among thorns? Ito yung cares of this world. Pag sinabing cares of this world, mga alalahanin sa buhay na ito. Sige, tignan po ninyo yung mga mga alalahanin ninyo. I-identify ninyo. Ano yung mga basic na alalahanin? Pagkain, tubig, damit, bahay, pang tuition fee, pambayad ng kuryente, pang gasolina. Mga alalahanin sa buhay na ito. Pagka masyado kang nakapokus sa alalahanin sa buhay na ito, you are on among thorns. May mga tinik. Ano pa? Ano sabi doon? Deceitfulness of riches. Mapanlin lang na pagpupurso ng material na yaman. Hindi masamang mangarap na yumaman, pero kung yun na lang ang pinupurso mo, paanong lalago si Kristo sa iyo? Hindi mo pinupurso si Kristo. Di ba? Now look at this. Ano pa? Among thorns, merong tinik. Ano pa yon? The desires of other things. Yung pagnanasa ng ibang bagay. Bakit gustong-gusto mong magkaroon ng kotse? Para tanggapin ka ng tao? Ba't gustong-gusto mong yumaman? Para i-accept ka ng mga tao? Para igalang ka ng mga tao? Ano yung motive mo? Bakit ganun? Hello? Kasi sa mundong ito, alam natin kapag may pera ka, pinaparangalan ka. Pag may pera ka, mahalaga ka. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, ang halaga mo ay hindi dinidefine ng material thing kahit gaano pa karami. Dahil ang tunay mong halaga ay ang kamatayan ng Diyos anak. Kung hindi mo makikita yung halaga, bakit siya namatay, wala ring halaga ang buhay mo. Amen? So, makikita po natin dito yung bad soil. Yung good soil, makikita natin yung good ground, those who hear the word, accept it, at dumating sa pagbunga. Sabi mo sa yung katabi, kailangan magdumating ka sa pagbunga. Okay? Nakakasunod po kayo? So, palalim na tayo ng palalim. So, yung pagbubunga, mapapansin po ninyo, merong level. May 60, may 30, may 100. Di ba? So makikita ninyo na ideal na makarating tayo sa 100. Pero ang sinabi doon, some ay umabot sa 30, some umabot sa 60, some umabot sa 100. Hindi lahat aabot sa 100. Sabi mo sa iyong katabi, depende yan sa iyong commitment and response. Ngayon kung ang commitment mo kay Lord ay hap-hap, no? Hap-hap. Hap kay Lord, hap sa iyo, hap sa mundo, puro hap-hap. Ha? Takot kang mag full-time kay Lord, takot kang tumodo kay Lord. Ha? Ganun para mong tinatantya si Lord. Totoo ba sinasabi ni Lord? Yung bang wala kang confident, wala kang 100% confident kay Lord. Sino ito may asawa? Taas ang kamay. May asawa na? Okay. Kayo na mga may asawa, 100% confident ba kayo sa asawa nyo? Are you here?
Kayong mga may kaibigan, 100% ba kayo confident sa kaibigan nyo? Na kaya nyong itaya ang buhay nyo dahil confident kayo? Kaya nyong ipagkatiwala ang buhay nyo dahil confident kayo sa kaibigan nyong yan? Yung nga mag-asawa, nag-aaway pa, nagpapatayan eh. For better or for worse yan. Di ba? Meron tayong mga kwento na naririnig. Asawa, pinatay. Siya ang mastermind para lang makuha ang insurance. Hello? So makikita po natin dito, yung good ground, sabi ko sa inyo kanina sa aking introduction, bakit naging good ground? Kung magtatanim kayo ng palay, nakikita nyo yung binhi, nakabugkos na yung binhi. Hindi nyo basta-basta maitatanim yon kung yung ground hindi nyo kinultivate. Anong ginagawa nyo doon? Naglalagay kayo ng pilapil doon saan? Sa lupa. Bakit merong pilapil yung putik na nang doon? Para pag umulan, makukulong yung tubig. Ano unang ginagawa mo? Pinalalambot mo ang lupa. Tama? So ano ba nagpapalambot sa lupa? Tubig. Ano ang simbolismo ng tubig? Presensya ni Lord. Eh minsan mali-late ka sa Sunday service, hindi ka pa nakapag-worship, darating ka, tatanim na ng word yung pastor. Eh yung puso mo hindi nalagyan ng tubig ng presensya ni Lord, hindi nababad sa presensya ni Lord. Kaya kapag nakikinig ka ng word, naiinis ka. Bakit? Kasi yung puso mo matigas, hindi lumambot ng presensya ni Lord, hindi na ihanda. Bago dumating si Lord, He is the Word. Bago dumating si Lord, may John the Baptist. Ito yung mga worship team, mga worship leader na nagpe-pray, nagwo-worship, no? Inihahanda ang puso ng tao. Kaya napaka-importante na ikaw ay lumublob sa presensya ni Lord. Bago ka malagyan ng word. Ganon din naman yung sa lupa na physical. Pag malambot na yan, sakayan ano, aararuhin. Ang salitang plow, dun kinuha yung salitang Judah. At ang ibig sabihin ng Judah ay praise. So kapag ikaw yung nagpupuri, inalaw mo ang pagpupuri at pagsamba sa buhay mo, inahinahaya mong maararo ang lupa ng iyong puso. Binubungkal ito. Bakit binubungkal? Para ihanda sa pagtatanim ng salita ng Diyos. Amen? Kaya napaka-importante ng trabaho ng praise and worship sa buhay mo. So, tingnan po natin ngayon. So, makikita po natin, sino ba yung nagsoso? Sino ba yon? Sino ba tunay na nagtatanim? The sower is God. Ang Diyos talaga ang nagtatanim. Ano ang tinatanim niya? What is the seed being sown? Ano yung itinatanim? Ang sabi ni Jesus, the seed is the word. Alam niyo po ba yung translation ng word doon sa Mark chapter 4 na binasa natin? Ang translation noon sa Greek ay logos. So ano ang itinanim? Logos. At ano ibig sabihin ng logos? Ang logos, ang ibig sabihin noon ay Christ. So sinong itinatanim ng Diyos sa puso natin? Si Kristo. Sino yung dapat lumago? Si Kristo. Sino yung dapat magbunga sa buhay natin? Si Kristo. Anong ine-expect ng Diyos Ama na harvest sa buhay natin? Si Kristo. Yung paglago ni Kristo. Makita si Kristo 100%. Sabi mo sa inyo katabi, naiintindihan mo na ba? Paunti-unti? Naiintindihan mo na? Paunti-unti? So, papunta pa lang tayo sa palalim. Hindi ko kayo inilagay kagad sa mas malalim. Inunti-unti ko kayo para maunawaan mo ang hiwaga ng buhay, para magkaroon ng quality purpose ang buhay mo, bakit ka nabubuhay sa mundong ito. Okay, so, pansinin nyo yung salitang in the beginning, in the book of Genesis, in the beginning was the Word. Who is that Word? Logos. The Word was with God. And the Word was God. Sa verse 14, and the Word, ayun po yung translation ng Word. Logos means what? Christ. Christ became what? Flesh. Became human. Nag-incarnate. And what? Ang sabi? Tabernacled, nanahan, gumawa ng tent, namuhay sa tent.
nung physical na katawan niya. At ngayon naman ay namumuhay, nagtetent si Lord, nagtabernacle si Lord sa ating buhay. We are the tabernacle of God na kung saan si Kristo ay pinaghari mo nung tinanggap mo siya. That's why we are called also the tabernacle of the Holy Spirit, the temple of the Holy Spirit. And we saw His glory. Live a while among us and actually saw His glory, His honor, His majesty, such glory as only begotten Son received from His Father, full of grace, full of favor, full of loving kindness. So ibig sabihin, pag nataniman tayo ni Kristo at lumago po tayo, tayo po ay lumalago sa grace ni Lord, lumalago sa loving kindness ni Lord, at ang Diyos ay umaani ng grace and favor na na kay Kristo na ito'y umaapaw at naaapektuhan ng buong mundo. Amen. Hallelujah. Okay. Now, ano ang aim ng demonyo? The devil's aim is what? To abort the growth of Christ being sown in the heart of the hearers. Kaya nga ang sabi ng John 10:10, the devil came to steal the word, to kill, and what? To destroy. John 10:10. Is it right? Now, literally, tignan po ninyo, noong si Jesus, makinig po kayo, ay nalaman ni Herod na ipinanganak na ang hari. Ano sinabi ni Herod? When they had gone, sino po ito? Yung mga magi. The angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Anong ginawa niya? Get up, Joseph, he said. Take the child and his mother and escape to Egypt. Bakit? Stay there until I tell you. Why? Because Herod is going to search for the child to kill him. Sino yung word? Si Christ. Ano ang aim ng kaaway kay Christ? Patayin. So ano ang aim ng kaaway sa buhay mo na naitanim si Kristo? Nung tinanggap mo si Kristo, ano ang aim niya? Patayin yung nandun sa loob mo. Hello? So naiintindihan mo na ba? So ibig sabihin, kapag kapupunta dyan ng kaaway, immediately when the seed is put into your heart, immediately, na-attract mo yung kaaway, the devil will come. Not for you. He come for the word. Ibig sabihin, kailangan mong i-activate ang warfare. Makibaka ka, proteksyonan mo ang word. Ingatan mo ang word na wag ma-abort. Sino rito? Kayo. Alam po ba ninyo? Aware po ba kayo na tinanggap niyo si Kristo? Sigurado ka, sister, tinanggap mo si Kristo? Are you sure yung seed ng Panginoon nasa iyo? Sino rito nanay? Naging nanay na. Okay. Nung nalaman mo by the test, kahit wala pang test na ikaw ay buntis, meron kang nararamdaman, di ba? Ano nararamdaman mo? Lagi kang gutom. Ano na lang? Nahihilo ka. Ano yung mga physical symptoms? Nasusuka ka. And then sabi mo, ba't ganitong pakiramdam ko? Magpa-check up nga ako. Nung nag-check, positive, buntis ka. Upon knowing that you are consciously, na conscious ka na ikaw ay pregnant, anong nalaman mo nung ikaw ay buntis? Ah, buntis ako. Maglalaro ako ng basketball, ng baseball, magiging marathon, tatakbo ko, magja-jogging ako araw-araw dahil nalaman kong buntis na ako. Ganun ba? Anong ginawa mo? Nagsimula kang mag-iba ng concept, nagsimula kang ingatan kung anong natanggap mo. Dahil buntis ka, na kailangang ito alagaan, inorture, pakainin ng tama, bigyan ng vitamins, mag-iiba ang lifestyle ng buhay mo kasi meron ka nang inaalagaan sa loob. Kung totoong nakita mo si Kristo, kung totoong tinanggap mo si Kristo, dapat nando doon ang seryosong pag-aalaga ng naitanim sa iyo.
Hindi ka na careless sa buhay na ito. Binago na ang buhay mo. To those who are in Christ, He is a new creation. Old things has passed away. Behold, all things becomes new. Hindi ka na umiinom ng alak. Hindi ka na nagbibisyo. Bakit? Na-realize mo yung consciousness na si Kristo ay naitanim na sa'yo. Hindi ka na chismosa. Hindi ka na nagtatanim ng sama ng loob. Hindi ka na nabubuhay sa kasalanan. Why? Sapagkat conscious ka na naitanim si Kristo sa'yo. Alam mo na si Kristo ay activated na sa'yo at kailangan mong ingatan, kailangang lumago. Naintindihan niyo na? Si yung iba, bakit hindi lumago? Kasi the deceitfulness of this world, deceitfulness of life, the care of this life, the desire for other things, merong parang kaagaw si Lord kasi meron ka pang desire for other things. Inalaw mo yung desire of other things. Kaya nagtataka ka. Umaattend ka ng church, but hindi ka nag-enjoy. Bakit hindi ka lumalago? Kasi umaattend ka lang. Matagal ka nang nakikinig, pero hindi ka talaga nakakarinig. Matagal kang may nakikita, pero hindi mo talaga nakikita. Dahil kung nakarinig ka at nakita, lumalalim ang lalim mo ng repentance kay Lord at nandoon yung tunay na pagsisisi dahil nauunawaan mo ang mystery. Nauunawaan mo ang good news. Hello? So what happened? Ito literal na gustong patayin si Jesus. Bakit? Nakita, narinig ni Herod that the king is born. So, kapag nakita ng kaaway na tinanggap mo si Kristo, hindi mo iningatan yan. He will come and to abort the word inside of you. Hello? Now, pansinin po ninyo. Sa Genesis, doon pa lamang ay meron ng binhi. Ano yung sinabi doon sa Genesis 3? Nung magkasala si Eva at Adan, ano sinabi niya? And I will put war, I will put enmity between you and the woman. Sino yung woman dito? Ang tinutukoy na woman at that time, si Eva. Pero ano sinabi dito? Between your seed. Ano ibig sabihin ng seed? Binhi. Ano ibig sabihin ng binhi? Offspring. Between your seed and her seed. Ibig sabihin, merong malaking capital S. Dito pinoprophesy na yung itatanim ng Diyos Ama na word, na seed sa bawat tao. Sa kanyang church. Ano daw ang gagawin pagkan lumago yung seed? Sabi niya, he shall bruise your head. Kaninong head? Satan. At ang sabi doon, and you shall bruise his heel. So ibig sabihin, yung seed na ito, pag nag-mature, has the potential to defeat the enemy. Kaya nga, bago pa dumating ang seed na ito, gusto na itong patayin ni Satanas para hindi mangyari yung bruise, he shall bruise your head. Nakuha nyo? Ngayon, pag hindi nag-mature si Lord, at hindi talaga lumago sa'yo, pagpepiestahan ka ng kaaway. Bakit sinabi ng Panginoon, greater is he who is in you? Yung potential na yon na greater is he who is in you. Pag lumago yung greater one inside of you, the devil cannot defeat you. Even the gates of hell shall not prevail against you. Genesis pa lang. Sa ibang translation, I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. You shall bruise his head and you shall bruise his heels. King James, na doble po, no? Now, lahat ng tumanggap kay Kristo, makinig ho kayo, sino ito tumanggap kay Kristo? Taas ang kamay. Tinanggap nyo ba talaga? Ito po ang nangyari sa inyo, sabi niya. Yet to all who receive him, sino? The seed, the word, the logos,
Anong sinabi? Ano epekto? To those who believe in His name, He gave the right to become what? Children of God. Nagiging anak ka ng Diyos. Pansinin niyo yung word, children. Pag sinabing children, bata. Ibig sabihin, hindi pa siya matured. Ibig sabihin, kailangan lumago. At pansinin po ninyo yung inyong pagiging anak. Sabi niya, at ang kanilang pagiging anak ay hindi kagagawan ng tao, hindi kagagawan ng katulad ng husband and wife. Ang kanilang pagiging anak ay kagagawan ng Diyos. They are born of God. Sabi mo sa iyong katabi, you are born of God. Hindi ito kagagawan ng tao. Yun ang dahilan kung bakit ang impact sa tao, once na na-realize niya ito, yung tao ay merong kapangyarihang magbago. Magtataka yung tao sa iyo, ba't di ka na umiinom ng alak? Kasi naintindihan mo na yung pag-ibig ng Diyos. Naintindihan mo ang kapangyarihan nung seed na yon na baguhin at i-transform ang buhay mo. That's the beauty. Yun yung good news. Kaya every time na ikaw ay nag-evangelize, ang itinatanim mo sa puso ng tao ay si Kristo. That's why Paul said, we preach not ourselves, we preach Christ. Hello? Now, ngayon, dahil dyan, sabi ni Jesus, nung siya'y nabuhay na maguli, after the resurrection, ito ang sinabi niya kay Mary Magdalene. Hahawakan siya ni Mary Magdalene. Anong sinabi niya? Do not hold unto me, for I have not yet returned to my Father. Pansinin niyo yung napaka-powerful na statement. Anong sabi niya? Go instead to my brothers. Ang tawag niya sa iyo, brother. Bakit? Kasi ang pagiging anak mo ay hindi kagagawan ng tao, kung hindi kagagawan ng Diyos. Kaya tinawag ka ni Lord na brothers. Ang sabi niya, I am returning to my Father that is your Father, to my God and that is your God. Nakita po ba ninyo yan? Yung binhi, yung DNA ni Kristo, is the same DNA na itinanim sa iyo. At yung DNA na yan, kapag kalumago, nakaprogram yan for victory. Yung DNA na yan, nakaprogram yan for victory. Makinig ho kayo. Kumuha kayo ng mais. Ipa-DNA ninyo, totoong mais yan. Pag itininim nyo yan sa lupa, lalago yan, magbubunga yan. Isa lang ang itinanim yung butil, dumami. I-check nyo yung DNA doon sa katutubo lang. I-check mo kung parehas. Parehas. May pinagkaiba ba? Wala. Yung sinabi ni Lord, nung ako'y namatay, yung pagiging anak ko at pagiging anak mo, parehas lang. Kung hindi nyo ito makikita na insight, you are living below the standard of what God has designed. If you cannot accept it as a reality, hindi mag-iiba ang pananaw mo sa buhay. Lagi ka pa rin tumitingin sa pananaw ng itinuro ng mundo sa'yo. Pero meron ka ng ibang DNA na nakaprogram sa pagtatagumpay, nakaprogram sa kalakasan, nakaprogram sa kasaganaan. Kaya lang, naiinis ang kaaway doon sa itinanim kasi alam niya, pag lumago ito, dudurugin niya ang ulo nito. Pag lumago sa loob mo si Kristo, magiging masakit ang ulo niya. Kaya nga sabi niya, you shall bruise his head. Kapag lumago si Kristo, ang posisyon ng kaaway, hindi na sa utak mo, hindi na sa puso mo, ang posisyon ng kaaway ay sa ilalim ng iyong talampakan. The God of peace shall bruise Satan underneath your feet. Hello? Amen. Now, pansinin po ninyo. Anong sinabi? Anong sinabi ni Paul? Patungkol sa Galatians. Na born again ang Galatians. Pinagpe-pray niya ang Galatians para ma-born again. Ngayon, na-save na sila.
Pero alpansinin po ninyo, hindi sapat na ikaw ay nagpe-pray lang para maligtas ang tao o ma-born again ang tao. Ano sinabi ni Paul para mag-mature si Kristo? Anong sinabi niyang susi? Sabi niya, mga anak, my little children, for whom I am again suffering bread pangs, naglelabor na naman ako. Saan? Sa prayer. Hindi para kayo maligtas until Christ is completely and permanently formed and molded within you. Ibig sabihin, lumago si Kristo. So, hindi ka lang nagpe-pray para maligtas ang tao, but you continue praying until Christ is molded inside of you. Kaya pansinin po ninyo yung mga Kristiyano na wala sa prayer meeting. Tuwing Sunday lang umaaten, ayaw ng prayer meeting, ang bagal ng paglago ni Kristo sa buhay nila. Hindi nila alam paano mag-pray. Ayaw. Ang kinukuha lang nila kay Lord tuwing Sunday, makapag-pray sila, masabi nila kay Lord, kailangan namin ng material blessing. Hanggang doon lang yung utak nila. Pero kapag sinasabi mo na yung katotohanan, bakit ka tinaniman ni Kristo? Dahil ang purpose ng sower, maduplicate si Kristo sa'yo. The greatest blessing that you could have is Christ grow in you so that you could walk in victory. Hindi yung nakatikim ka lang ng cake. Pero mo, tikim ka lang ng tikim ng cake. Pwede naman palang ibigay sa iyo yung pabrika ng cake. Hello? Ito na intindihan. Anong gagawin mo para lumago? Bigay mo sa iyong katabi, magseryoso ko sa prayer. Sabi mo sa iyong katabi, magkita tayo sa prayer meeting. Huwag mong palalampasin mga prayer meeting dito. Ha? Instead na maglaro ka na maglaro ng 2 oras na computer, bakit hindi ka pumunta rito para mag-pray ng 2 oras? Hello? Ang sabi ni Pablo? My little children. Ibig sabihin, saved na sila. Pero ano ang tinutuloy niya? Nagle-labor ako sa prayer, nag-i-intercede ako para sa inyo. Anong purpose nun? Para ma-save? Hindi. Para lumago si Kristo. So that Christ will completely and permanently form and molded within you. Because if Christ is molded within you, hallelujah, the greatest blessing that you could ever known, beyond all your imagination, beyond all your request, kahit hindi ka pa nagre-request, beyond your request, darating sa iyo, din nagdi-desire ka palang katulad ni Kristo, andun na, dumadating na. Hello? So, ano ang purpose? Ni-reveal ni Pablo sa Hebrew. Anong gusto niyang makapasok sa glory? Pansinin po ninyo, Hebrew 2:10. Ano sinabi diyan? In bringing what? Many sons na katulad ni Kristo. Quality ni Kristo. 100% DNA ni Kristo na lumago. In bringing many sons to glory. Hindi sinabing many children. Hindi po many children. Sons. Ayaw ng Panginoon na manatili kang bata si Kristo sa'yo. Nakakalungkot. Maraming na-evangelize, maraming nakarinig. Pero hindi lumago si Kristo. Pinagpalit pa rin si Kristo sa mundo. Sa palagay nyo, save sila? Ha? Si Judas pinagpalit si Lord ng 30 pieces of silver. Sa palagay mo, si Judas na save? So bakit napakadaling ipagpalit ni Kristo minsan sa mga bagay sa mundong ito? Nakita natin, sinabi ng Bible, walang ugat. Hindi marunong mag-endure. May thorny, nasa thorny ground. Hinayaan na si Satanas magnakaw ng word. Di ba? Kaya na-abort. Hallelujah. So, ano sinabi niya rito? Pansinin niyo, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the author of their salvation. So si Jesus ang author ng ating salvation. Anong sinabi? Bakit inilagay yung salitang perfect
Ano ibig sabihin ng perfect? Complete. Ano ibig sabihin ng perfect? Mature. Paano ka daw magmamature? True! Ah, ngayon, naiintindihan mo na ba bakit kailangan mong mamatay sa sarili mo? When you die to yourself, ikaw ay nagsasuffer. Kaya kapag meron kang nadadaan ng mga hamon sa buhay, ikaw ay ano? Namamatay sa sarili mo. Ikaw ay nagsasuffer. Di ba? Kahapon, nagbaptisim kami. Brother Nonoy. Alam mo kung paano magsasuffer si Brother Nonoy? Dahil dininay niya yung kanyang sarili, nagbago na siya, humingi na siya ng tawad, alam niya na si Kristo nabubuhay na sa kanya. Paano magsasuffer si Brother Nonoy? Darating yung kanyang kabarkada, may daladalang mga tanduay at kung ano-anong imported na alak. Uupo siyang ganon, inaalok siya. Gustong-gusto niya, pero dinidinay niya. That is a kind of suffering. Hello? Dahil nagsasuffer ka ng dying to self, si Kristo naman ay nape-perfect at nagmamature sa'yo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, so ano sinabi niyan? Both the one who makes them holy. Both the one. Everybody say both. Everybody say both. Everybody say both. Ano ibig sabihin ng both na yon? Dalawa ang tinutukoy dito. Sino yung isa? Si Jesus. Jesus, the one who makes men holy. And those who are made holy, tayo, are of the same family, the same DNA. Whew. Kaya, yung binhi na si Kristo, hindi siya natalo, nanalo siya hanggang krus. At sabi niya doon sa krus, it is finished. Jesus said, Christ said, it is finished. Tinalo niya ang kaaway, hindi siya natalo. Hanggang sa ang Diyos Ama ay nakabuo ng isang binhi. That's why Christ became a seed. And this message of Christ ang siyang itinatanim naman sa iyo. Para ano? The same DNA of program of victory will be multiplied and duplicated in your life. Amen. Nakita niyo ba plano ng Diyos? Hindi ba napakadakila, napakalalim? Kaya lang hindi mo ito makita noon. Kasi ang tinitignan mong victory ng buhay na sinasandalan ay yung maraming pera. Kaya hindi lumagulago si Kristo. Sabi mo sa yung katabi, nakakakita ka na ba? Ha? Kung hindi mo ito makita, madadamay ka doon sa sinabi ni Lord, tumingin man sila ng tumingin, hindi nila makikita. Makinig man sila ng makinig with the same message, hindi nila naririnig yung insight ng mystery na ito. Kaya wala silang kagalakan na trabahuin ito, wala silang lalim ng commitment para mag-respond ng tama doon sa itinanim. Hello. So Jesus is not ashamed to call them brothers. Ibig sabihin nun, si Jesus hindi niya tayo kinahihiya na i-identify niya yung kanyang sarili na tayo ay kapatid. Ikaw lang eh. Pag meron kang nakitang tao na weakness, isang mahirap na tao dyan, pulube or anything, na lasenggo, na gaganong-ganon, at sasabihin, kaninong tatay yan? Hindi ko tatay yan. Kahit tatay mo yun, ayaw mong identify na tatay mo yun. Dahil lasenggo siya. But listen, dahil tinanggap mo si Lord, pinatawad ka sa kasalanan, nilinis ka niya ng dugo, dahil tinanggap mo yung same DNA, ang sabi niya kay Mary, Mary, pumunta ka, sabihin mo sa aking mga kapatid, at pupunta ako sa aking ama na iyong ama, sa aking Diyos na iyong Diyos. Ay God, Jesus is not ashamed to call them brothers!
That's why when you come to God the Father, you have the same confidence like Jesus. Kung paano lahat ng panalangin ni Jesus ay napakinggan ng Ama, lahat ng panalangin mo ay pakikinggan sa Kanyang pangalan. Because we are brothers. We come into the same family. Dahil ang pagiging anak mo ay hindi kagagawan ng tao, kagagawan ng Diyos. You are born of God. Woo! Hallelujah. Sana nakikita mo to. Kasi kung hindi mo ito makita, lalakad ka na parang pulubi at parang mahirap sa mundong ito. Pero ang totoo nun, napakayaman mo. Ang totoo nun, napaka-powerful mo. Hindi mo lang makita. I pray that the Holy Spirit open your eyes and open your ears. Hallelujah. Now, sa Colossians 1:27, anong sinabi rito? God wanted everyone! Wala siyang sinisino-sino, wala siyang pabu-paborito. Gusto niya lahat! Everyone! Not just you. To know this riches, rich, glorious secret inside out. Regardless of their background, regardless of their religious standing, the mystery in a nutshell is just this. What is this? Christ is in you. Therefore, you can look forward to sharing God's glory. Dahil itinanim si Kristo sa'yo, you can look forward to sharing God's glory. At sabi ni Paul, it's that simple. That is the substance of our message. We preach Christ, not ourselves. We preach Christ, warning people not to add to the message. We teach in a spirit profound, common sense that we can bring each person to maturity. What is maturity? To be mature is to be basic. What is that? Christ, no more, no less. Nang ibig sabihin, ang end result ng buhay mo at buhay ko ay katulad ng buhay ni Kristo. Habang lumalago si Kristo sa iyo, nilulunok ng buhay ni Kristo ang buhay mo. Kaya darating ka doon sa point, masasabi mo katulad ni Pablo, it is no longer I who live, it's Christ lives in me. And when you come into that statement that say, Christ lives in me, then you and Christ becomes one. The two becomes one. Hello? Praise God. Alam mo itong naririnig mong ito na word, mas higit pa ito sa blessing na ikaw'y maging milyonaryo. Kung alam mo lang, mas higit pa ito sa blessing na magkaroon ka ng house and lot. Mas higit pa ito sa blessing na nakakakain ka ng 3 times a day. Alam niyo kung paano iningatan ng mga unang mga Kristiyano yung word nila? Kahit ipakain sila sa leon, hindi sila kinigibam. Iniingatan nila si Kristo. Kahit pugutan sila ng ulo, si Kristo pa rin ang iniingatan nila. Hindi nila ina-abort si Kristo. Hindi nila binibigay si Kristo. Kahit ipako sila sa cross, sunugin ni Nero during that time, they never give up Christ. Ikaw, paano mo iniingatan, gaano kalalim ang iyong commitment sa itinanim sa'yo? Paano mo ito nino-nurture? Paano mo ito ginagwardyahan? Paano nito naaapektuhan ng araw-araw mong desisyon? Kay maliit na desisyon o malaking desisyon? Paano nito naaapektuhan ngayon ang buhay mo? Sabi ko nga sa inyo, kung ikaw ay nabuntis na ina, naramdam mo mong ikaw ay buntis, naapektuhan ng pagkain mo, hindi mo na lahat kakainin. Naapektuhan ang galaw mo, hindi ka na maggagalaw ng masyadong galaw kasi alam mo, meron nang lumalaki sa loob mo. Ayaw mo na yung sarili mo, magdidesisyon ka na huwag ma-stress. Gusto mo parating magpapahinga. At dinadala ka nung nasinapupunan mo sa isang hindi na ordinaryong kainan. Yung kain mo, nagugutom ka parati, kain ka ng kain. Kasi yung kinakain mo sa devotion mo, kinakain din nung nandun sa loob mo.
So, paanong lalago sa loob mo si Kristo? Hindi ka nagde-devotion, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpe-pray, wala ka sa prayer meeting. Sabihin mo sa iyong katabi, lumalalim na ba ang pagkaintindi mo? Ha? Now, pansinin po ninyo, we preach Christ, warning people not to add to the message. We teach in a spirit and profound common sense so that we can bring each person to maturity. To be mature is to be basic. Christ, no more, no less. Now, pansinin nyo sa ibang translation, sa Amplified. Sabi rito, to whom God was pleased to make known how great for the Gentiles. Sino yung Gentiles? Tayo. Sinama tayo sa plano ng Diyos, hindi lang Hudyo. Ano sinabi niya? The Gentiles are the riches of the glory of this mystery. Yung kaluwalhatian ng mystery na sa parable na ito ng sower. Kaya sabi ng Panginoon, kung hindi mo maiintindihan ang parable na ito ng sower, paano pa maiintindihan ang iba pang mystery, yung iba pang parable? Kaya sabi rito, ano yon? The riches of the glory of this mystery. What is that? Which is Christ within and among you, the hope of realizing the glory. Ito yung tinasabi kanina, that we look forward in sharing God's glory. At ang sabi diyan, we are warning and admonishing everyone and instructing everyone in all wisdom, comprehensive insight into the ways and the purpose of God. And itong purposes ng Panginoon, that we may present every person mature, full grown, fully initiated, complete, mature, perfect in Christ. So, Brother Romy, Sister Beth, at mga leaders na narito, Jan, PJ, ano ang purpose natin? Bakit tayo nandito? Para ano? Magtulong-tulong tayo na si Kristo ay lumago sa bawat isa to present every person mature in Christ. Intindihan po natin. Kaya nagtuturuan po tayo. Nag-aaralan po tayo. Nagte-train po tayo one with another. Hanggang sa maipresent natin ang bawat isa mature in Christ. What is that mystery? Christ in you, the hope of glory. Ano yung glory na yon? Hallelujah! Yung glory na yon, ito yung sinasabi na glory. Nung hindi pa nagkakasala si Eva at Adan, sabi mo siyang katabi, makinig ka. Ano yung former glory nyo nung hindi pa nagkakasala si Eva at Adan? Ayan, sinabi niya, what is man? Dinidefine kung ano araw ang tao. Sino siya? Ano ang purpose ng Diyos sa tao? Ano ang total na plano ng Diyos sa tao? What is man? Ano sinabi niya? What is man that you're mindful of him, the son of earth-born man, that you care for him? Bakit ka nag-aalala sa kanya? Bakit punong-puno yung isip mo ng patungkol sa tao? Verse 5, yet you have made him but a little lower than God. Ang tawag sa iyo ni Lord, lower than God. Kaya nga, you are created in the likeness of God. Sabi mo sa iyong katabi, mas mababa ng konti sa Diyos. Ganyan ba ang tingin mo sa sarili mo? Mas mababa ng konti sa Diyos? Pag tinanong ka, ano ka Pastor Hiner? Ano ka PJ? Ano sasabihin mo? Sinner ka lang ba? Hindi, pinatawad ka na. Meron ng Kristo sa loob mo. Ibinabalik ka sa dating purpose na ano? I am lower than God. Are you here? Kapag hindi mo nakita kung paano ka tignan ng Diyos, you are living below of what God has purpose in you. Kaya, hindi mo ma-attract-attract. Makinig kayo. Hindi mo ma-attract-attract sa buhay mo yung pagpapala. You are living in poverty kasi yung utak mo ang ina-attract at nakasanayan yung hirap. Yung utak mo nando doon yung ina-attract yung kahirapan. Ang dami mong sinisisi sa utak mo. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Yun ang mga kinakanta mo. Kaya yung dumarating sa'yo at ina-attract mo, hindi kayamanan, kahirapan.
Kita niyo yung mga positive thinker. Ang dami nilang mga books about positive thinking. Positive thinking lang yon. Walang power ang thinking nila. Pero sa atin, hindi lang positive thinking. This is a reality and you don't want to think like this. Hello? Kapag ang isip po ninyo na parati niyong mine-meditate, hindi na magbabago buhay mo, paano mong ma-attract ang prosperity nilang Diyos kung ang nasa utak mo ay hindi na magbabago buhay mo? Ano ang ina-attract mo? Hindi na magbabago talaga buhay mo. Eh kasi yun na doon sa loob. Parang magnet yan, yung utak po natin na mamagnet natin kung ano yung power sa labas. Ano yun? It's either yung cosmic power na yan, na yung power na yan ay ipupush na mangyari ang iniisip mo. Pero kung pangit ang naiisip mo, mangyayari yung pangit. Hallelujah. Hello? Ano sinabi ng Book of Proverbs? As a man think in his heart, so is he. Kung ano raw ang iniisip ng tao sa kanyang sarili, ganun siya. Sipin ninyo. Alam niyo ang ugat ng kahirapan, it's not a lack of money. Hindi porket wala kang pera, mahirap ka na. Hindi po yun ang sinasabi ng Bible sa kingdom. Lack of money is not the root ng kahirapan. Ang ugat ng kahirapan is lack of glory. Kasi hindi mo makita yung glory na para sa iyo. Bakit lack of glory? Ano sinabi ni Paul sa Philippians? And my God shall supply all of our needs. According to what? According to peso? According to millions of money? No. According to His riches and glory. Hindi yata kayo nakakarinig. Hindi kayo nag-amen. Hindi na ako magpe-preach. Eh wala kayong karispan-rispan. Hindi kayo nag-amen. Paanong tutubo yun? Naalala niyo kahapon na buntis si Mary? Napasok sa kanyang sinapupunan nung sinabi ni Mary, Amen, Gabriel, be it unto me according to your word, according to your message, let it be unto me. Yun ang kaimportantihan nung amen. Kaya pagka merong nagpipreach dito at nakikita mo yung truth na ito, mag-participate ka. You got to be capture the word. Huwag yung nakakrikir ka niya. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Ha? Mag-amen ka. Alam mo yung bakit sinabi ng Panginoon na 2 or 3 gathered in my name? At anuman yung kanilang sabihin, anuman yung kanilang i-request, anuman yung kanilang ipasang batas, kasi para tayong nagko-convene ng mga assembly, para tayong nagko-convene. The moment na umupo ka sa upuan na yan, ikaw ay nagtataas ng boto upang lahat ng sinasabi ko ay maipasa bilang batas ng kaharian. Whatsoever you bind on earth, touching anything in agreement of 2 or 3, it will be done by my Father in heaven. Ito yung church. Ito yung assembly. Nag-a-assembly tayo. We gather to hear the present law, yung batas na dumadaloy sa messenger. Kaya kapag ka ikaw ay nakarinig at nandito, para kang umuupo as congressman and senator upang yung mga sinabi ng Speaker of the House will become a law. And it will become a law, it affect the whole Philippines. If we pass the law of the kingdom, whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. It shall happen in our life. Naintindihan po ninyo? Kaya ang tawag sa atin ay extension ng langit dito sa lupa. We are the embassy of heaven on earth. The church, ganito tayo ka-powerful, but you are ignorant in functioning because you are not growing in the reality of the delegated authority of heaven. Ang sabi niya, all have all power in heaven and in earth is given unto me. Now I'm giving it unto you.
That if two of you agree on earth, I give you the keys of the kingdom. You will begin to open, and the keys of the kingdom, when you begin to decree the word of the Lord, whatsoever you bind on earth, whatever you permit on earth, the heaven will permit it. Kung ano ang ipahintulot mo sa lupa, pahihintulutan ng langit. Ano man ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ibig sabihin, maa-apektuhan ang langit, maa-activate ang mga anghel kasi natuto na yung church na lakaran ang kanilang authority kay Kristo. Bakit minsan yung mga tao tatanga-tanga sa kanilang authority? Kasi hindi sila lumago. Ang kinikuha lang nila tuwing Sunday, makikinig, gusto lang nilang mabless. Malabo ang commitment. Ayaw mamatay para kay Kristo. Nanlalamig. Kailangan pang i-follow up. Bakit? Kasi bata ka pa. Kasi kailangan mong i-follow up. Alam niyo yung bata, isinusubuan. Pero yung mature, hindi na sinusubuan niya, pupunta yan sa rep. Ah, yung mga mature, nagluluto yan. Yung mga mature, kumakain niya ng sarili. Magpapakabusog siya kung gusto niya kasi mature na siya. Pero yung bata, pag hindi mo sinubuan, hindi yan kakain. Maglalaro yan habang buong maghapon, maglalaro yan. Wala siyang pakialam. Kasi bata siya. Sabi mo sa yung katabi, bata ka ba? O mature ka na? Now, pansinin po ninyo, pumunta ka sa Galatians chapter 4. Huh? Praise God. Ano nyo, bakit ko nilalagay ito ng lalim? Bakit? Hindi ko alam kung kailan tayo magkikita, baka mag-rapture na. Chapter 4. What I'm saying is this, that as long as the ear is a child, sino yung ear? Ikaw. Ikaw ay anak ng kaharian. Nasabi niya, he is no different from a slave. Bakit? Dahil bata ka pa. Hindi mo alam yung mga bagay na para sa'yo. Hindi mo pa nalalakaran yung mga inheritance mo. Bakit? Kasi bata ka pa. Ayaw mo lumago. Ang gusto mo lang na teaching, nakaka-bless. Paano ko i-bless ni Lord? Pupunta ako ng Sunday service, i-bless ako ni Lord. Sabi ng Panginoon, I will build my church. Hindi niya sinabing, I will bless my church. Kaya maraming mga Kristiyano mahina kasi ang hinahanap puro blessing. Ayaw nilang magpa-build kay Lord. Unless the Lord build the house, you labor in vain. Kaya, Sister Beth, Janjan, Brother Romy, don't just bless the people, build the people in Christ. Now, ano sinasabi rito? Sabi niya rito, he is no different from a slave. Although he owns the whole estate, pag-aari niya ang lahat kay Kristo. Pero bakit hindi siya maka-access? Kasi nga, bata pa siya. Sa verse 2. Sa verse 2 is this, he is subject to guardians and trustees until the time set by his father. Everybody say, time. Ibig sabihin, nag-e-expect si Lord na ikaw ay lumago in a certain time. Don't miss the time of God. Verse 3, ano sinabi rito? So also when we were children, we were in slavery under the basic principle of the world. Ibig sabihin, kapag bata ka pa, apektado ka ng mga basic. Ano yung mga basic sa world? Pagkain, tubig, clothing. These are basic. Apektado ka ng mga basic. Apektado ka ng kakainin mo. Apektado ka ng dadamitin mo. Apektado ka ng iinumin mo. Apektado ka ng pera. Ano sinabi? You are a slave. Ikaw ay alipin ng mga basic na nandito sa mundong ito. Pag binigyan ng isang damit yung isa o binigyan ng langka yung isa, naiinggit ka pa. Bakit? Child ka pa. Alam mo, pagkabata ka, inggitero ka. Pero pag nag-mature ka na,
alam mo na masama na ang mainggit. Hindi ka na namamanipulate ng inggit, hindi ka na namamanipulate na witchcraft ng selos. Di ba? Pag yung kuya mo binigyan ng motor, tapos ikaw na kapatid, gusto mo bigyan ka rin ng motor. Eh yung kuya mo kailangan sa trabaho yon. Ikaw na kapatid, naiinis ka sa tatay mo. Siya lang ba anak mo? Tay, ba't siya may motor, ako wala? Anak, yung iunawain mo, bakit ko siya binigyan ng motor? May trabaho siya. Ikaw nag-aaral pa lang. Anong purpose niyan? Nag-aaral ka pa lang. Yung kuya mo, kailangan niya ng motor para makapasok sa trabaho. Ganun dapat umunawa, mag-mature ka. Pero kung ikaw ay bata, wala kang kauna-unawa. Ang ine-entertain mo ay ang inggit at yung selos mo. Magsisi ka na. Hello? Bata. Slave under the basic principle of this world. Apektado ka pa ba ng kinakain? Sino rito? Brother Noy, pag wala ka nang makain, di ka na pupunta sa church? Wala ka nang makain, di ka na pupunta sa church? Tama yun. Di ba? Kasi, hindi natin ina-allow yung basic things dito sa mundong ito para i-abort yung paglago ni Kristo. Ano pa ang sinabi sa verse 4? Until what? But when the time had fully come, ano yun? Nag-mature na si Kristo sa'yo. Lumalago na si Kristo sa'yo. Mapagkakatiwala ang kanya ng kanyang kapangyarihan. Anong sinabi doon? God sent His Son. Hindi sinabing child. God sent His what? Son. Pumasok ka na doon sa level of what? Sonship. Hindi na child. Son na ang sinasabi doon. Born of a woman, but born under the law. Anong sumunod na word sa verse 5? Ang sabi sa verse 5, to redeem those under the law of sin and death, the law of poverty, lahat ng mga batas na nagmanipula sa mundo. Ito, ano pa? Until they might receive the full rights of sons. Hello? Kaya kung hindi lalago si Kristo sa iyo, paano kang papasok doon sa full rights of sons? Bagamat ipinagkatiwala, ano yung full rights of sons? Yun yung ibinigay kay Eva at Adan nung hindi pa sila nagkakasala. Let us create man in our image. Let them have rule over the fish of the sea, over everything. Lahat ng nilikha ng Panginoon ay inilagay sa ilalim ng kanilang paghahari. That is the full rights of Son. We are sharing the glory of the Father here on earth. We are living as a king. Ito yung sinasabing, let them have dominion over all of these things that I have created. That's your glory. Amen. Ngayon, ang tanong, nilalakaran mo ba yan? O meron ka pa rin slave mentality? Kaya hindi lumagulago yung church. Kasi ang focus lang minsan ng preaching ng church, be-bless ka ni Lord. Yamang ka ni Lord. Pero hindi talaga nila nakikita yung puso ng good news. This is the good news. Jesus is the good news. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, balik tayo dun sa ating slide. So, ano sinabi niya rito? Yet you have made Him but a little lower than God. This is the glory. Kaya ang tanong, what is man? Ano definition ng man? What is man? Man is what? Sabi rito, this man ay punong-puno ang pag-iisip ng Diyos patungkol sa man na ito. Meaning to say, your life and my life, yung isipan ng Diyos, punong-puno patungkol sa'yo. Pero yung utak mo, punong-puno ng problema sa mundong ito. Hello? Yet you have made Him but little lower than God or heavenly beings, and you have crowned Him with glory and honor. You made Him have dominion over the works of your hand. That is your glory. Ano sinabi niya? You have put all things under His what? Feet. Inilagay mo ang lahat-lahat sa ilalim ng kanyang paa. Ang tanong, nasa ilalim ba ng iyong paa ngayon? Lahat? Hindi. Bakit?
Kasi nga, nagkasala ka. Ngayon, dadaling ko kayo paunti-unti dito sa lalim na ito. Chapter 2 of Hebrew, chapter 2, verse 1. Now, we must pay more careful attention. Sabi mo sa iyong katabi, pay attention. Ibig sabihin, huwag kang matutulog, huwag kukurap ang iyong mga mata. Mag-focus ka sa pakikinig na itinatanim ng Diyos sa iyo ngayon sa kasalukuyan na to. Pay closer attention. Ano yon? Eto na, sabi niya, therefore, pay attention therefore to what we have heard so that we do not drift away. Huwag daw tayong mawala doon sa narinig at doon sa word na itinanim ng Panginoon, which is Christ. Ano sinabi rito? For if the message spoken by angels was binding, kung yun daw mga anghel na nagsalita ay may kapangyarihan na word, sabi niya rito, how much more, and every violation and disobedience receive its judgment, nung binayulate nila yung mga words ng mga anghel, merong karapatang parusa. Pero ang sabi rito, how shall we escape if we ignore such great salvation? Ano yung great salvation na ito? Kay Kristo, this salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by those who heard Him. Sino yung nag-confirm? Those who heard Him. Mga apostle, sasabi niya, God also testified. Pati si Lord nag-testify doon sa sinabi niya. It testified, anong testimony na inilagay? With signs and wonders and various miracles. Ibig sabihin, yung word na nagkatawang tao ay gumawa ng signs and wonders and miracles. Sino yun? Yung Christ na nagkatawang tao. Na kung saan, niregaluhan pa ng gifts of the Holy Spirit, distributed according to His will. Ang sabi ng verse 5, it is not to angels that He has subjected the world to come, which is the millennium, yung susunod na future, na chapter ng buhay natin. It is not to the angels subjected the world to come, about which are we are speaking, might taste death. Jesus Christ tastes death for everyone. Hindi lang siya namatay collectively, namatay siya personally sa'yo. Lahat ng parusa para sa'yo, kinuha ni Kristo. Lahat ng parusa individually para sa'yo, kinuha niya. Yung parusa para sa'yo, kinuha niya. Kaya ang sinabi diyan, He might taste the death. Tinikman niya ang kamatayan mo individually for everyone. Ganun niya binayaran para lang maibalik ka sa glory. Kaya't ang sabi rito, but there is a place where someone has said in the book of Psalm, testified, what is man that you are mindful of him? Or the son of man that you care for him? You made him little lower than angels. Yung salitang angels po dyan ay Elohim. Lower than God. You crown him with glory and honor. Bakit? Kasi ipinagkatiwala mo sa verse 8, you have put everything under his feet. In putting everything under Him, who is that Him? Sino yung Him na tinutukoy yan? Hindi si Jesus yan, si Adam yan. Tao ang tinutukoy yan. You put everything under Him. Yan yung sinabi sa chapter 8 ng Psalm, nung sinabi natin kanina, you put under everything sa chapter 8. Asan yun? You made him have dominion over the works of your hands. Sino yun? Si Adam. Tao. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw. So yun yung former glory na nawala sa tao. So, katulad dito, kaya sinabi rin sa verse 1 ng chapter 2, you must pay more careful attention, baka ikaw ay madrip away doon sa totoong message na dapat mong pagpukusan. Kaya tanong sinabi diyan, you have made him lower than angels and you put everything under his what? His feet. Kaninong feet? Kaninong feet? Hindi, feet natin yan. Yung his dyan, hindi si Jesus yan. Huwag niyong kalimutan yung chapter 8, what is man? Hindi sinabi what is Christ, what is man? Ikaw yun, dinidefine kung sino ka.
Nakita nyo? Ngayon, ano sinabi niya? And God left nothing that is not subject to men. Alam mo kung bakit ka mahirap? Bakit ka ganyan kakitid ang utak mo? Kasi hindi mo alam yung plano sa'yo. Ang plano sa'yo, ruler, tapos yung utak mo, slave. Yung plano sa'yo, binigay ang buong mundo under your feet. Pero kumakain ka lang ng mani sa table. Hello? Pag hindi ito naging reality sa'yo, mananatili kang mabubuhay sa worry, sa takot. Bakit? Dahil bata ka. Bakit? Hindi mo alam kung ano yung inheritance mo. Kaya nga sabi nga, if a child, yung inheritor, yung heir is still a child, wala siyang access bagamat pag-aari niya ang lahat. He put all things under his feet. Hallelujah. Hello? Napansinin po ninyo, God left nothing that is not subject to Him. Sabi niya, pansinin mo, yet at present, we do not see everything subject to Him. Kanino? Sa atin. Bakit sinabing, yet at present, we do not see everything subject to us? Bakit? Kasi lumalago ka pa, on process pa, ang maturity ni Kristo sa'yo. Kaya habang nagmamature ka, parilis ng parilis sa'yo yung inheritance mo. Papasok ka ng papasok sa glorious inheritance. Hello? Kaya kung mananatili kang bata, hindi ka magkakaroon ng access sa glorious inheritance in the saints. Woo! Amen? Pero pansinin nyo, verse 9, but, sino yung tinutukoy dyan? Yet at present, we do not see everything subject to Him. Sino yung Him? Yung saints, yung tao. Bakit? Kasi si Kristo ay ano? Under construction pa sa atin. Is it right? Pero merong malaking but. But! We see Jesus! Bakit hindi sinabing we see Christ? Because Jesus is the man. The Word became man. The Word became flesh. Yung unang Adan na disqualified sa rulership dahil nagkasala. He lost his dominion in this world. Kasama tayo doon dahil galing tayo doon sa kanya. Hello? Pero yung huling Adan, same flesh and blood na katulad ni Adan, tinukso sa lahat ng klase ng tukso, ng pagsubok. In the end, hindi nagkasala. That is Jesus. But we see Jesus. Hindi sinabing we see God, hindi sinabing we see Christ, we see Jesus. Because Jesus is the Son of Man. Siya yung nagsabing, ikaw at ako, wala nang pagkakaiba. Yung tatay ko, yung ama ko, ama mo rin. Yung Diyos ko, Diyos mo na rin. Nung siya'y nabuhay na maguli, naiba na ang estado natin. Binayaran niya ng napakataas na presyo para lang maibalik ka. Maibalik ka saan? Sa yung former glory. Sa ngayon, hindi mo pa nakikita. Bakit? Kasi inaantay ng Diyos yung maturity ni Kristo sa loob mo. But the moment you are matured, hallelujah, na ibabalik yung dati mong dominion, you begin to think like a king. You begin to think like Him. You begin to think like dominion. At dahil doon, maiiba ng pananaw mo sa sarili mo. You're no longer sinner. You become son. You're no longer of the world, but you become citizens of heaven. Iba na ang DNA mo. Kaya ang sabi niya, but we see Jesus. Hallelujah. We see the Son of Man. Ano ibig sabihin ng we see?
Nakita. O ngayon, nakita mo. Anong impact nito sa'yo? Anong implication nito sa'yo? Ang ibig sabihin ng nakita, dahil nakita ko na yung pattern, nakita ko na kung ano mangyayari sa akin dahil nangyari na kay Jesus, kung ano nangyayari sa Kanya, ganun din mangyayari sa akin. Nakita ko na. We see Jesus! Hello? Kaya nga pinapatingin tayo kay Jesus. Look to Jesus, the author and the finisher of your faith. Kukumpletuhin, ibinabalik tayo sa dating glory. That's the reason why Christ in you, the hope of going back to that glorious glory. We are looking forward to share God's glory. So yan yung itinanim. Nagsimula tayo doon sa seed, sa parable. Kaya nga sabi niya, kung hindi mo maiintindihan yung parable na ito, hindi mo maiintindihan yung lalim nito. Ang itinanim, si Kristo. Ano ang i-harvest sa atin? Si Kristo. Hello? This is Christ in you, the hope of glory. Ngayon, ipagpapalit mo ba itong yaman na ito sa mundo? Bakit ko ipupursu yung mundo? Eh yung mundo inilagay sa ilalim ng aking pamamahala. Si Jesus inoperan lahat ng nasa mundo ni Satanas. Hindi niya pinansin. Bakit? Sinungaling ka, hindi sa iyo 'yan. Akin 'yan. Ba't mo ibibigay yung akin? Niloloko mo ko, dinideceive mo ko na parang hindi akin yan. Akin yan. Kaya lang ninakaw mo yan sa tao ng panloloko. Ngayon, babayaran. Kukunin ko yan, babayaran ko ng legal. I will go to the cross. Pagdating doon sa cross, sabi niya, it is finished. Lahat ng paghihirap ng tao, lahat ng kahirapan ng tao, lahat ng misery ng tao, lahat ng kasalanan ng tao na naghihiwalay sa Diyos, binayaran ko na. It's finished. The power and the authorities and principality, they are already defeated by the power of the cross. It's finished! Nakakumpleto na ang Diyos Ama ng binhi. Nakaform na siya ng binhi. And this seed is the Word, the Logos, Christ. That's why He planted inside of you. To duplicate every kind of victory, every kind of goodness na inilagay doon sa seed na yon. Kaya kung ano ang nangyayari kay Jesus Christ, kung nataniman ka ng buhay ni Kristo, mangyayari din yon. Yes, mape-persecute ka, pero mapapagtagumpayan mo persecution. Yes, merong mga challenges, pero mapapagtagumpayan mo katulad ni Kristo. Yes, merong mga storm, but you have authority over the storm. Yes, there is death, but the last say is not death, it's resurrection. After 3 days, He rose again. Naintindihan po ninyo yung kwento? So, anong sinabi ni Paul? Sabi niya, God left nothing that is not subject to men. Yet, at present, we do not see men subject to men. Everything subject to men. But we see the man, Jesus, who was made little lower than the angel, who crowned with glory and honor because He suffered death so that by the grace of God, He might taste death for everyone. Hindi sinabing collective death. Death for everyone. Hallelujah. Naintindihan mo? Namatay siya individually para sa iyo. Hindi para sa lahat. Individually para sa iyo. Para maunawaan mo yung plano na to. Sabi ng Panginoon, unless the corn of wheat fall deep to the earth and die, it will remain alone. Ang isang binhi, mananatiling nag-iisa, pero kapag ka ito ay nahulog sa lupa at mamatay, hindi na siya magiging isa. Magpuproduce ito ng katulad na DNA. That's why God is going to bring many sons to glory. Now,
Kung titingnan po natin sa Colossians 1:28. So ito yung sinabi, Him we preach. Ano ang pinipreach natin? Him. Hindi po prosperity lang, hindi po kung ano-ano lang what we are preaching. Him we preach. Everybody say, Him we preach. Ganito po kayo mag-preach, Sir Bet, Brother Romy, Jan, PJ, at mga ibang mga leader, gayahin ninyo yung aking pag-present kay Kristo. This is the good news. Ang centrality ng aking pinipreach, hindi para yumaman ka, kundi yung binhi. Yung Ama ang itinanim si Kristo, hindi lang certain prosperity. Magiging tama ang paglago ni Kristo dahil si Kristo ang naitanim. Hello? Napansinin po ninyo. Sabi niya, admonishing everyone and instructing everyone in all wisdom with all comprehensive insight into the ways and purposes of God that we may present every person mature, full grown, fully initiated, complete and perfect in Christ, the anointed one. So ano sinabi rito ni Pablo? For this, I labor unto weariness, striving with all superhuman energy, which is so mightily enkindles and works within me. Ibig sabihin, ano yung pinaka-core? Bakit nagpupuyos ng apoy, naglalagablab ng apoy? Ang centrality ng kanyang weariness, ng kanyang paglilabor, ay maporma si Kristo sa bawat isa. At ito yung ating focus ng pagpapagod. Lumalago si Kristo. Hindi lang yumayaman ka sa material things. Hallelujah. Pwede mo sa yung katabi. O no, musta ka na? Ulit-ulitin nyo itong message na ito. Naka-record ito, iiwan ko yung message, iiwan ko yung record. Ulit-ulitin ninyo ito. I-meditate nyo ito. Trabahuhin ninyo ito. Magtulungan tayo sa ganito. Hindi tayo maliligaw. Bakit? Kasi ang blueprint natin si Kristo, ang dulo ng lahat ng ating pagpapagod ay paglago ni Kristo, kakumpletuhan ni Kristo. Sabi mo sa yung katabi, ngayon alam mo na kung anong pagpapaguran mo. Anong sinabi ni Pablo? Therefore, sabi niya, for to me on earth, to live is not millionaire. To live is what? Christ. To live what? Maraming mga sasakyan? No. For me, to live is Christ. Hello? Kasi sabi ng Panginoon, kung ang tunay na yaman mo si Kristo, yung puso mo nasa Kanya, wherever your riches are, there will be your heart also. Hello? Kung nasan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Sa 2 Corinthians chapter 4, sabi niya, we have the treasure in an earthen vessel. Who is that treasure? Christ. Amplified version, sabi niya, for me to live is Christ, His life in me, and to die is what? Gain. What do you gain? The glory of eternity. Message, sabi niya, alive, I am Christ's messenger. Dead, I am His bounty. Life versus even more life, I cannot lose. Sabi ni Pablo, mamatay man ako o mabuhay, panalo ako. Bakit? Dahil si Kristo ang aking centrality. Sabi niya, pag ako nabubuhay sa mundong ito, ano ang focus? Christ. For me to live on earth is what? Christ. To become like Christ. Pag namatay ako, 100% na si Christ, I gain Him. So whether you live or die, you are for Christ. So, sa Matthew 13:36, okay? Dito ako magtatapos. Eh ano naman ang mangyayari pagkatapos lumago si Kristo sa iyo? Pagkatapos lumago si Kristo sa iyo, kung paano si Kristo lumago, nakakreate ang Diyos ng binhi. Tama?
At yung binhi na yon, itinanim sa'yo. Correct? Ngayon, kapag ka ikaw naman ang lumago kay Kristo, sons, ikaw naman ang nagiging binhi. Kukunin ka naman ng Panginoon sa isang lugar, itatanim ka naman dito sa Kalamba. Yung iba, itatanim sa Lanao. Yung iba, itatanim sa Zamboanga. As a missionary, nagtatanim si Lord. Kinukuha ka bilang isang binhi. Now, tignan po natin yung last verse. Then he left the crowd and went into the house. His disciple came to him and said, "Explain to us the parable of the weeds in the field." This time, hindi naman yung seed. This time, yung weeds naman. Mapanirang damo. Alam niyo si Satanas, hindi magpapatalo. Ginagaya niya si Lord. Kung si Lord nagtatanim, si Satanas nagtatanim din. Kaya sabi mo sa iyong katabi, mag-ingat ka, mataniman ni Satanas. In 5 minutes, matatapos po ako. I want you to see this complete scenario na binibigay ng Diyos sa iyo. And I am expecting all elders and all leaders here sa ating base sa Kalamba ay pagtrabahuhan nyo ng matindi na magpalago kay Kristo sa isa't isa. Wala nang awayan, wala nang inggitan, wala nang pride. Wala na yan. Tanggalin yan. Sabi mo sa yung katabi, magtulungan tayo. So, pansinin po ninyo. Sabi ng mga disciple, "Explain to us the parable of the weeds in the field." Sabi niya, he answered, "The one who sowed the good seed is the Son of Man." Okay? Sabi naman niya, "But the field is what? The world." And then, sabi niya, "The field is the world and the good seed stands for what? Sons of the kingdom." Sabi mo sa katabi, ikaw. So, hindi siya magpapadala ng child. Magpapadala siya sa field ng son. Hello? So, pansinin po niyo. The field is the world and the good seeds stand for the sons of the kingdom. The weeds are what? The sons of the evil one. So, ibig sabihin, merong warfare. Papayag ka ba na ang tumatrabaho sa mundo ay nagtatanim ay yung mga anak ng Diablo? Yung mga nagtatanim, yung itinatanim nila yung drugs, yung mga bisyo, yung mga ano sa tao na makakasira sa tao, mga bisyo, mga sugal, mga sabong, lahat ng kasalanan, lahat ng uri ng kasalanan, these are sons of the evil, the devil. Papayag ka ba na sila nagtatrabaho, padilim sila yung nagsasabog ng dilim, pero ikaw na anak ng Diyos, meron ka ding misyon para magsabog ng liwanag. That's why we are called sons of the kingdom. Verse 39, and the enemy who sowed them is the devil. So meron talagang anak ng Diablo, meron talagang anak ng Diyos. Hello? Sa John 8:44, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "You are sons of the devil." Sabi niya, "The enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age." So ibig sabihin, mag-harvest si Lord. Ano ang i-harvest niya? Son. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, sana kasama ka sa anihan. Ah, pansinin po ninyo, the harvest is what? The end of the age. Sino yung mag-harvest? The angels. Yung salitang angels dyan ay messenger. At yung salitang messenger ay pastors or lingkod ng Diyos. So tayo, pag nagpipreach at tumanggap sila kay Lord, nataniman sila, we are harvesting them in the kingdom. Pag nag-evangelize tayo. Kung hindi kayo marunong mag-evangelize, mag-invite kayo rito, papasok sa kingdom. Hello? Hallelujah. Closely, as we close. As the weeds are pulled up, anong gagawin pagdating ng harvest? The weeds are pulled up, burn in the fire. So it will be at the end of the age. Lahat ng masasama at anak ng Diablo, bubunutin at susunugin. The Son of Man will send His angels and they will weed out of His kingdom everything that causes sin
and all who do evil. Lahat ng pinanggagalingan ng kasalanan at lahat ng evil. Sabi niya, they will throw them into the fiery furnace, that's hell, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous, yung mga seed, the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. At ang sabi ni Lord, he who has ear, let him hear. Mga kapatid, anong gagawin mo? Nakita mo na ba ang kompletong plano? Nakita mo na ba ang mystery? Bakit ka nilagyan ng logos ng Kristo? Bakit ka tinaniman? Ngayon kung ikaw ay anak, nakita mo na ba yung mandate mo na kailangan mong mag-harvest, na kailangan mong pumunta sa field para mag-harvest, mag-share ng good news? Nakita mo na ba dito sa preaching na ito all throughout mula kaninang umaga hanggang ngayon? Nakita mo na ba na napaka-importante ng lalim ng iyong commitment na kinakailangan? Naintindihan mo na ba? Kailangan mong mag-commit? Kailangan mong lumago kay Kristo? Naintindihan mo na ba yung paglilingkod mo ngayon? Naintindihan mo na ba yung authority mo kay Kristo that you rule and have dominion at inilagay niya sa ilalim ng iyong paa? Naintindihan mo na ba na ikaw ay tagapagmana, that you are seated with Christ in the heavenly places? Naintindihan mo na ba yung power mo using His name? Ano pa dapat mong gawin? Naintindihan mo na pala. Sabi mo sa iyong katabi, magpansyon ka na. So, lahat po tayo ay napagpala. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. So you can see, in that message na binigay ng Panginoon, nakita mo very clearly yung plano ng Panginoon mula simula hanggang dulo. Ang dulo, we are looking forward to share His glory. Christ in you, the hope of glory. Going back to that glory that was once yours, binayaran ni Kristo para lang maibalik sa iyo. That's why, for you and I to have access into the glorious inheritance, ang sabi niya, as long the ear is a child, wala siyang access dahil bata pa siya. But when the time has come at nag-mature na siya, God sent the Spirit of Son, not child, Son. At lahat ng inihanda ng Diyos, plinano ng Diyos from the very beginning, you will begin to walk in it and function on it. Hallelujah. Everybody lift your hand, pray in the Spirit right now. Begin to stand, begin to pray. Hallelujah. We give you glory, we give you thanks, oh God. Something is happening. I pray that the Holy Spirit give you a real insight right now in the kingdom. Continue to pray in the Spirit right now. Pray in tongues. Oh, hallelujah, Lord. Mama kasele marede nuku. Leba ma badele ayu. Biadala, biadala, biadala. Oh, madaria kanda, let Christ revealed in you. Hayamun lumago, Panginoon, si Kristo sa amin. Let Christ mature, let Christ increase, let me decrease. Let Christ increase, let me decrease. Shikari ala ba 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 ba. Si ala ba 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 ba. His kingdom reign. Oh ra ba 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 riala. Your kingdom has no end. The kingdom of God is within you because the King is within you. Greater is He who is in you than he who is in the world. Oh Lord. Pasalamatan mo ang Panginoon sa plano. Kung naintindihan mo ang plano, pasalamatan mo si Lord. Kung si Kristo ay tunay na natanim sa iyo, pasalamatan mo, ikaw ay nataniman. Hallelujah, Lord! Hallelujah, oh God!
And His kingdom will know no end. And His glory shall know no bound. And the majesty and power of this kingdom, King has come. And His kingdom reign, and His kingdom rule, and His kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. And His kingdom will know no end. And His glory, and His glory shall know no bound. And the majesty, and the majesty and power of His kingdom, of His kingdom, King has come. His kingdom reign, and His kingdom reign, His kingdom rule, and His kingdom, and His kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Hallelujah. Father, in Jesus' name right now, we lift our hands to You, we lift our life. We declare Jesus is King over our heart, our soul. Lord, we submit and surrender all of everything of our life to You. Isinusuko namin lahat-lahat sa Iyo, O Diyos, sa Iyong paa. Ikaw po ang patuloy na manguna at mataas, O Diyos. I give You praise, I give You thanks. O God, we give You glory. At itinataas din namin sa Iyo, Panginoon. Itinataas namin sa Iyo ang elements ng communion. I thank You, Lord, that You will continue to bless these elements, the juice that symbolizes Your blood, the bread that symbolizes Your body. In the name of Jesus, O Lord, Ikaw po ang patuloy na manguna. Ang sabi mo, Panginoon, ang kinaka, ang sino man tumanggap sa Iyo ay may buhay na walang hanggan. At Ikaw ay nakipagtipan sa Iyong mga apostol at nakipagtipan ka sa amin ng walang hanggang tipanan. At ang sabi mo, Panginoon, I will make a new covenant, this everlasting covenant that You said in the book of Ezekiel and Jeremiah, that I will put My spirit inside of them, they will begin to know Me. At sa oras pong ito, nung gabing iyon, dinampot mo ang tinapay at ang sabi mo, ito'y iyong pinagpira-piraso. And You said, take and eat, this is My body broken for you. I will not allow you to go and die in hunger. Mamamatay muna ang aking katawan at ipapakain ko sa iyo. This is My covenant with you. That your battle will be My battle. Your enemy will be My enemy. Ako'y nakikipagtipan sa iyo. In that night, He took the bread and gave it to His disciple. Ang sabi niya, sa tuwing kayo ay kakain nito, alalahanin mo kung paano kita ipinaglaban. Alalahanin mo ang aking mga latigo. Alalahanin mo kung paano ko ipinako. Alalahanin mo kung paano pinako ang aking mga paa. Alalahanin mo kung paano sinaksak ang aking tagiliran. Alalahanin mo kung paano ko nilagyan ng koronang tinik. Para sa'yo. Ganun kita ipinaglaban. Ganun kita minahal. Remember Me
when you take this communion. Panginoon, patawarin mo kami sa amin lahat ng nagawang pagkakasala. Lahat ng karumihan, lahat ng intentional and unintentional sin. Ang sabi mo, Panginoon, sa tuwing kakain kami, siyasatin namin ang aming mga sarili. We seek our heart. Lord, right now, we seek our heart. Cleanse us by the power of your blood. In the name of Jesus, mga kapatid, itaas mo ang tinapay. Pagpalain mo, Panginoon, tinapay na ito. Let there be healing in atonement. Tinatanggap namin lahat ng benepisyo ng cross ng Kalbaryo. We continue to declare, by your stripes we are healed. The chastisement of our peace, our well-being that needs to be upon us, restored upon us, is paid by the highest price. By your death on the cross. You took the curse so that blessing will be released upon us. Oh God, marami pong salamat ngayong umaga. As we partake of the communion, we are reminding ourselves of our covenant with you. And in the name of Jesus, Father, bless it. At aming inaalala ang pag-ibig ng anak sa amin at pag-ibig ng ama sa amin at ang pag-ibig ng banal na Espiritu. In Jesus' name, mga kapatid, let's partake of the bread. We remember Him. This time, itaas mo ang juice. The same night, the Lord took the cup and He said, "This cup of wine is my blood, poured out for you, na ibubo para sa iyo, sa ikapapatawad ng iyong kasalanan. By the blood of Jesus, your sin and my sin is forgiven and forgotten. No longer we are separated from the Lord because of our sin. John the Baptist cried out, 'Behold the Lamb of God who take away the sins of the world.' We thank you, Lord, for your blood we are forgiven. By your blood we are justified. By your blood we are cleansed. And most of all, we overcame the devil with absolute victory by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. The testimony of Christ is the spirit of prophecy. We prophesy in the name of Jesus. Everything that Christ had paid, we receive it. Lahat ng binayaran ng Panginoon para sa amin, tinatanggap namin ang kagalingan, ang kaligtasan, ang kapatawaran, ang restoration ng lahat ng bagay. The glory of Christ. Our glorious inheritance. We thank you. It is sealed by the blood of Jesus. We thank you for eternal life. Salamat, Panginoon, at ang aming pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ito ang aming kaligayahan. Patuloy ka naming paglilingkuran. The life of a man is in the blood. I am giving you my blood. I am giving you my life. I am yours forever, says the Lord. I am making covenant with you. Be true to your covenant as I am true to my covenant to you. Itaas po natin ang juice. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa. Salamat sa kumpletong pagpapala. Salamat sa napakagandang plano mo. That we will be raptured. We will meet you in the air. Because Christ is in us. Greater is He who is in us than He who is in the world. Lord, we thank you for your complete blessing in Christ. All promises in Christ is yes and amen. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Let's all partake of the juice. And now, let the weak say, I am strong.
Everybody lift your hands. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Hallelujah. Oh, come on, declare the blessing. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Maraming salamat sa kapahayagan. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.